So guys, ngayon naman, isi-share ko sa inyo ang patungkol sa prayer or sa pananalangin. Ano ba ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo patungkol dito? Kaya isi-share ko sa inyo guys yung Matthew chapter 6 verse 7. Ang sabi ng Panginoong Jesus, kung kayo'y mananalangin, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan tulad ng mga ginagawa ng mga hintil. Akala nila'y pinapakinggan ng Diyos ang kanilang mga panalangin dahil sa haba ng kanilang mga sinasabi. Alam na ng inyong amang nasa langit ang inyong kailangan bago pa man kayo lumapit sa kanya. So guys, napakagandang pangako ito ng Lord. Tinuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo manalangin sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon na Jesucristo, isa pang sinabi niya, kung kayo'y dadalangin, kung kayo'y makikiusap sa kanya, sabi niya, pumasok kayo sa inyong silid. Isara ninyo ang inyong silid at dumalangin kayo sa inyong Diyos, sa inyong amang hindi ninyo nakikita. At ang inyong amang nakakakita sa inyong mabuting ginagawa, ang siyang magbibigay sa inyo ng gantong pala. So guys, napakaganda nito kung susundin natin yung method ng ACTS. Ayan, ACTS, A stands for Adoration, C stands for Confession, T stands for Thanksgiving, and stands for Supplication. Ayan, isa-isahin natin yung guys, isa-isahin natin. Sabi sa letter A, yung adoration, yung ating daw pong mga panalangin, yung ating mga sinasabi sa Diyos, dapat naka-address yan sa ating Panginoon. Dapat doon lang sa ating Creator siya naka-address. So, ano pa? Kaya nasasabi natin, Ama, ayan, Panginoon, aking Diyos, ayan, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. O, hindi ba ganon? Dapat naka-address doon sa Kanya ating panalangin. And number two, yung tinatawag na C, yung confession. Ayan, munti ko pang makalimutan. Yung confession, bago tayo dumulog sa mga paghingi-hingi, no? Sa pakiusap sa Panginoon, dapat ipalinis muna natin sa Kanya ang ating sarili. Dahil alam nyo ba guys na every minute, every hour ng ating buhay, maaari tayong nagkakasala sa Kanya. Unang-una, kung pwede tayong magkasala sa Kanya sa ating mga iniisip, sa ating mga sinasabi, at sa ating mga ginagawa. So, sabi sa 1 John 1:9, kung bibigkasin ng iyong bibig sa Diyos ang inyong mga kasalanan, tiyak na lilinisin niya kayo sa inyong mga karumihan sapagkat ang Diyos ay matapat at matuwid na Diyos. So, guys, malinaw na kung bibig kasi natin, magiging tapat tayo sa Kanya, sa ating Panginoon, ng pagbigkas natin, ng paghingi natin ng tawad sa Kanya, lilinisin niya tayo. Kaya doon sa number one, adoration, dapat ini-address po natin ang ating panalangin sa ating may kapal. At doon sa confession, dapat bago tayo humingi ng mga kung ano-ano mang bagay, nagpapalinis muna tayo sa ating mga kasalanan. And number three, yung thanksgiving. Napaka-importante yun. Yung thanksgiving, sabi ng Bible guys, according to Paul, lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Anuman ang sitwasyon ninyo, dahil yon ang kalooban ng Diyos. So, maaaring mga kaibigan ko, ang sitwasyon ng ating buhay ay hindi tayo komportable. Hindi maganda para sa atin. Kumbaga, hindi umaayon sa atin yung kalikasan. Pero mga kaibigan, ang sabi sa Biblia, lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Anuman ang inyong kalalagayan. Dahil yan ang gusto ng Diyos para sa inyo. So mga kaibigan ko, yung palaging pagpapasalamat, lagi tayong magpasalamat sa Kanya. Bawat umaga na tayo'y nagising,
magpasalamat na tayo sa Diyos. Ayan. At sa ating mga kinakain, magpasalamat tayo sa Kanya. Dahil hindi din tayo pinapabayaan magutom. Lahat ng bagay, mga kaibigan, dapat natin ipagpasalamat din sa Kanya. Ayan. Kaya mayroon tayong thanksgiving. Ayan. Mayroon na tayong susunod. Mayroon na tayong supplication. Ano naman itong supplication na mga kaibigan? Ito yung hibik. Supplication, ito yung pagsusumamo. Ito yung pakikiusap. Ito na yung panahon ng paghingi. Ito na yung paghingi. Ito na yung panahon ng paghingi ng pabor. Mga kaibigan, itong supplication. Although mga kaibigan ko, tandaan natin, ang pananalangin ay hindi lamang paghingi, kundi pagpapakita ng magandang intensity sa ating Diyos. Isang pagpapakita ng malapit na kaugnayan natin sa Panginoon. Parang walang pinag-iba mga kaibigan sa isang tatay, sa isang anak. Na kung mayroon tayong hinihiling sa Kanya, ano? Naglalambing tayo sa Kanya. Ganun ang dapat natin gawin, yung humbleness, yung pagpapakumbaba sa Kanya. Para matouch natin yung heart ng Lord. So, mga kaibigan, mayroon na tayong natutunan tatla, apat na puntos. Mayroon tayong adoration, mayroon tayong confession, mayroon tayong thanksgiving, at mayroon tayong supplication. So, mga kaibigan, kung yan ang gagawin natin, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sa John chapter 15, verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas, at kayo naman ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Doon guys, sa verse 7, ito na. Kung nananatili ako sa inyo at ang aking salita ay nananatili sa inyo, hingin ninyo ang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. So napakaganda guys na every time na tayo humihiling sa Lord, napakasarap kapag tayo dinidinig ng Diyos. Alam mo guys, mayroong mga panalangin na hindi niya tinutugon. Dahil ito guys, so basahin ko sa inyo ang aklat mula sa aklat ng mga awit. Sabi doon sa aklat ng mga awit, chapter 34, verse 15, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid. Sa mga matuwid. At ang kanyang pandinig ay nakabukas sa kanilang mga daing. O, ano ba ang inyong daing sa ngayon? So, doon sa mga matuwid. Guys, sa mga matuwid, sa mga masunodin sa Diyos. Sa mga mayroong Kristo sa puso, nandoon ang pabor na ibinibigay ng Diyos sa bawat mga anak niyang masunurin sa Kanya. So, kung nais pa ninyo guys na magpakinggan, ano, yung iba pang mga upload video natin patungkol sa Word of God, subscribe na kayo kay Christ Follower TV. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, i-hit nyo lang guys ang bell button and then para mapanood nyo pa yung iba kong mga vlog, mga video pa about the Word of the Lord. So guys, maraming salamat. Ito na naman si Christ Follower TV. Nagsasaludo na naman sa inyo at nag-iiwan sa inyo ng God bless us all. Bye-bye!